ano-anong mga biyayang inilalaan ng Diyos kung siya ang gagawin nating una at sa kanya tayo lubos na nagtitiwala. Alinsunod sa ating binasa, makakatagpukaan niya ng lingap. Ay mahalaga yan. Yung paglingap na mula sa Diyos. Kasama ho dyan ang kanyang pagkukupkup, ang pag-aaruga, ang pagdamay, ang pagtulong. Ano pa ang biyayang nakalaan sa tao ng Diyos na ang Diyos ang ginagawang una sa kanyang buhay? Ang sabi sa ating binasa, ang kanyang mga daan ay daan ng kaligayahan. Iho ba yan ang pangarap ng mga tao? Maging maligaya sa kanilang buhay? Maligayang pamilya ang mabuo? Maging maligaya sa paglusong sa buhay may asawa? Maging maligaya? Maging sa kanilang paghahanap ng ikabubuhay sa parang maramdaman ang kagaanan at kaginhawahan? Ano pa ang biyayang nakalaan sa tao na ang Diyos ang inuuna? Ang sabi sa ating binasa, lahat niyang mga landas ay kapayapaan. May problema sa mundo. Mabigat. Ano po yun? Ang kawalang kapayapaan. Maligalig ang mabuhay sa mundo. Halos walang siguridad ang tao hanggang sa loob ng kanilang tahanan o sa pinapasukan o sa paaralan o sa mga paglalakbay. Kaya ang tao naghahanap ng kapanatagan. Ibinibigay po ng Diyos. Ano higit sa lahat ang biyaya na inilalaan ng Diyos kapag siya ang naging una sa ating buhay? Ang sabi sa binasa kanina, siya'y punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa kanya. Yun ang punong kahoy ng buhay. Ang bunga nun, yun ang nagtutulot ng buhay na walang hanggan. Ano katumbas kung gayon? Kapag ang Diyos ang ating inuna, kapag sa Diyos tayo nagtiwala at lubos na sumampalataya, ang daang tinatahak natin, hindi lamang maligaya at payapa, patungo pa ito sa tiyak na kaligtasan ng ating kaluluwa.